May bagong sistema ang ipinatutupad sa EDSA Busway para masigurong ligtas sa mga pasahero. Mula Caloocan, may unang balita live si James Agustin. Good morning, James! Maris, good morning. Simulan nung nakaraang linggo ay pinapatupad na ng MMDA dito sa EDSA Busway yung isang sistema kung saan malalaman kung kumpleto ba yung dokumento ng mga bumabiyahing bus at kung may paglabag yung mga bus driver o di kaya naman mga konduktor. Mabilis naman, Maris, yung proseso na nakita natin kanina at kinakailangan lamang na iscan yung QR code na ibinigay sa mga driver. Bago makabiyahe ang mga bus sa EDSA Busway, kinakailangan na muna sila dumaan sa satellite booth ng MMDA sa Monumento o PITX. Simula kasi noong nakaraang linggo, ipinatutupad na sa EDSA Busway ang Bus Management and Dispatch System ng MMDA. Sa sistemang ito, matutukoy kung may record ba ang bus unit, maging ang driver at konduktor. Ito, nami-maintain natin yung mga driver-konduktor na meron silang kaukulang dokumento, lalo na sa driver license, hindi expired yung kanilang mga documents. And then yung mga buses natin, yung mga ORCR, makikita rin natin yan. Ngayon, ini-indicate yung mga bus dito sa aming system para malaman natin kung yan ay may mga record. Kailangan lang ipresenta mga konduktor ang driver's license at kanilang trip record. I-scan ang QR code at lalabas ang record sa laptop. Bagyang nagkakaroon ng pila pero mabilis naman ang proseso. Mabilis naman po sa ngayon, ewan ko lang sa mga sunod na araw. Paborito sa amin yun. Kasi? Para malalaman po yung ano yung driver kung wala lisensya o yung conductor wala lisensya. Kapag may problema sa dokumento ang bus unit at may mga paglabagan driver, hindi na muna sila papayagang makabiyahe. Ang gagawin natin dyan is pinapauwi natin. May mga hawak niya ng mga trip record, ini-indicate natin dun sa remarks kung ano yung problema ng kanilang mga unit. Ang kagandahan nga nun, at least nasisigurado natin na yung mga bumabiyahing bus dito, kumpleto sa dokumento, kumpleto sa lisensya. Eh alam, nagkakaroon talaga ng delay minsan kasi may QR code pa, scanning sila, tapos chine-check pa yung record ng mga empleyado. Pabor din ang mga bus driver sa bagong sistema, pero sana raw ay mapabilis ang proseso para hindi naiipon ang mga pasahero. Siguro na i-scan din para yung may mga huli ng driver, mabayaran din. Kasi mahirap ngayon kung may mga huli ka na nakapinding na hindi natubos, kawawan driver. Matagal po ang pila dyan, dapat dito magsama-sama sila rito eh. Iisa lang dapat magsama-sama sila dyan sa controller para yung pila ng bus, iisa lang. Minsan kasi magpila doon, haba ng pila ng, ano, ng mga konduktor. Samantala, Maris, nananatiling maigpit yung magpapatupad ng 30 segundo na maaari lamang huminto yung mga bus sa bawat estasyon nitong EDSA Carousel. Tulad na nakikita nyo, dito sa EDSA Monumento Station po, ay mahaba-haba yung pila ng mga pasahero ngayong umaga. Pero moving naman po yan at marami din tayong mga bus na nakikita na humihinto dito. Yun nga lang, medyo natatagalan sila pagdating doon sa satellite booth ng MMDA kung saan ipinapatupad itong bagong sistema na ito para makita yung record ng mga driver at konduktor. Yan ang unang balita mula rito sa Caloocan City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.